Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UV Express, your ultimate bus experience. Kayo ay nakatutok pa rin sa Panahon TV. Bukod sa pulusyon sa hangin, malaking problema rin sa ating bansa ang pulusyon sa tubig. Matatanda ang nakabantang isarang isla ng Boracay dahil sa mga establishmentong lumalabag sa proper sewerage system na dahilan ng pagdumi ng isla. Ngayon naman sa isla ng Palawan o ang kilalang prime beach destination sa El Nido, higit 30 establishmento kasi ang ipinasara dahil sa illegal nitong pagtatayo sa nasabing lugar. Ayon pa kay Simatu, ang siyam na porsyentong establishmentong at pangturismo ay lumalabag sa batas pangkapaligiran. Dahil dito, sila ay papatawa ng multang nagkakahalagang 10,000 hanggang 20,000 piso para sa lahat ng paglabag sa kanilang Clean Water Act. Habang 50,000 piso naman ang multa sa di pagkuha ng Environmental Compliance Certificate. Ayon pa kay Roy Simatu, ang mga hakbang ng ahensya para maisaayos ang mga karagatan sa bansa ay bagamat magdudulot ng pansamantalang aberya, sigurado namang ang pangmatagalang epekto nito ay makakabenepisyo ang karamihan. Patuloy tayo sa usaping pagpapanatili ng kapaligiran. Sa La Trinidad, Benguet, bagamat matagal ng ordinansa, mas pinatibay pa at mahigpit na ipinatupad ni Mayor Romeo Salda ang no plastic policy. Alinsunod ito sa layunin ng gobyernong mabawasan ang pulusyon sa plastic at mapangalagaan ang kapaligiran. Bagamat ang mga bultuhang mga gulay ay hindi saklaw ng ordinansa, hinihikayat pa rin ang lahat ng mga establishmento at mga mamamayan na gumamit ng papel o biodegradable materials sa mga transaksyon ng produkto. Ang mga lalabag sa nasabing ordinansa ay magmumulta ng 1,000 hanggang higit 2,000 piso sa unang ikatlong opensa. Samantala, kasabay ng napakainit at alinsangang lagay ng panahon ngayong Marso, ngayong buwan din idineklara ang Fire Prevention Month. At hindi pa man nakakakalahati ng buwang ito, isang sunog na agad ang sumiklab kahapon sa residential area sa Pasig Line Street, Santa Ana, Manila. Pasado alas 10 ng umaga, bagamat naapula na ang apoy, patuloy pa rin ang imbestigasyon sa sanhi ng nasabing insidente. Huwag maglilipat ng channel, magbabalik pa ang Panahon TV.